What is going on, guys? Welcome to Manila Red Pill Stuck in Focus Edition. Well, today ang ating i-cover ay ang Dito CME Holdings Corporation, PSE ticker symbol DITO, Dito. Well, to give you a brief history lang no, sa company na ito, sa mga wala pang background. Formerly, ang Dito CME Holdings ay ang Mislatel or Mindanao Islamic Telecom. Isa siyang non-operating na telecom company sa nakabase sa Mindanao. Pero meron siyang congressional franchise na valid na kaya siya inacquire ng Udena is para ma-satisfy o makuha yung requirement ng third telco bidding na congressional franchise. So, inacquire niya ito and nag-bid for third telco na fortunately ay kanyang nakuha together with partner China Telecom, isang state-owned na telecom company sa mainland China, and then eventually rename into Dito CME Holdings Corporation. April 1, nag-change of name sa PSE, formerly sa ISM, communications na pag-aari naman ni Eric Pumpin Recto. So next, Board of Directors and Management. So i-cover lang natin dito yung ilang mga notable na personalities. Unang-una na dyan si Dennis A. Uy, ang chairman of the board of directors. Si Dennis A. Uy, or most commonly kilala sa PSE world na Dao, ay ang sharing chairman ng Udena, which is under din ang or under niya ang Phoenix Petroleum, Chelsea, no, C, and Togo, at iba pa na mga listed. And meron din mga non-listed na companies na kanyang na-acquire. So, Dennis A. Uy or Dao is a tycoon, no? A relatively young na tycoon dito sa Pilipinas. Ang isa pa na dapat nating i-note ay itong si Eric O. or Ong Pin Recto, na pamangkin ni Roberto V. Ong Pin, isa sa mga billionaire, isa sa mga richest Filipino. So, si Eric O. Recto ang dating chairman of the board ng ISM Communications na naging backdoor entry nitong Dito CME Holdings para mailis sa PSE. So, ang isa sa pwede nating isipin na clue na malaki pa ang growth ng company na to is hindi nag-divest fully si Eric Recto dito sa company na ito. So, pwede nating clue yon na under the direction ng kanyang tiyoy na si RVO ay hindi sila fully nag-divest. Gusto pa nilang, kumbaga, they are in for the long haul.
sa next chapter ng company na binili ng dito si ME Holdings. Ang isa pa sa notable na personality dito ay si Donald Patrick L. Lim na Chief Operating Officer. Dati siyang Digital Department Head ng ABS-CBN. So, kinuha siya ng dito si ME Holdings dahil sa kanyang technical expertise din sa field na, telco rin, no? Related din sa business ng telco. So, next is ang quote. So, last ano pa to, no? April 17, 2.09 ang last trade price niya. Up siya by 10%. So, malaki yung value turnover niya. 130 million. So, tumataas yung kanyang value turnover dahil papaliwanag ko mamaya leading up to the mga event. Pero bago yun, inote ko muna sa inyo itong isa sa malinaw na sign ng upside or clue lang ito, no? Sa maaaring mga mangyari dito sa stock price nitong company. Napaka-notable nitong free float niya is mababa lang, 28.24%. Usually kasi pag ganito, nagiging wild ang appreciation or maaring pagbagsak din na dahil very few ang may hawak ng stocks dahil konti lang ang available sa open market na shares, which is in this case 28%, so below 30 pa rin, ano, sa isang company na gagastos ng malaki, napaka capital extensive na business, which is telco, startup na telco, together with the low market cap na 5 billion plus pa lang last March or last April 17. So it is a recipe for a huge upside. Dahil sa laki ng gagastusin, let's say running to the hundreds of billions ang kakailanganin para makapag-roll out and ma-meet yung requirement ng napanalunan nilang bidding with the government. So, hundreds of billions of pesos ang kailangan nila. Currently, nasa 5 billion. So, kahit i-times 10 mo na lang to. So, say 50 billion ang market cap. Not unless baguhin nila yung mga shares, which is magkaroon ng mga private placement, anything else, malaki pa rin ang upside niya. So, isa yan sa mga importanteng dapat bantayan dito. Pero currently, yan yung kanyang free float and market capitalization. Moving on, ito yung isa sa dapat nating i-note. Meron siyang stockholders meeting as per bylaws May 1st Friday at 4 p.m. except holiday. So, unless mapospone ito dahil sa lockdown, kung tumuloy, magawa nila ng paraan. So, leading up to that day, which is ilang araw na lang din, magkakaroon siya ng possible na magkaroon siya ng upside in price dahil usually ganun eh, dahil parang fireworks leading up to the ASM. Next, ito yung closing bid and ask niya noong April 17.
So, mapapansin natin na marami ang malakas ang activity niya. With a value turnover na not bad na 130 million. So, papakita na rin ng interest. Malamang may foreign buying noong araw na ito. And, yun. Next is the chart candlestick yearly. So, makikita natin from 7 pesos down to almost 1 pesos, now 2. So, halos na doble na rin from the low niya, the 1-year low niya, 52 week. So, kaya naman nagkaganyan yan. Dahil expectation nila is, this is the backdoor vehicle to the PSE of Udena, which is the holding company ng mga businesses ni Dao. So, nagbago daw sila ng isip. So, ang ginawa nila sa ISM, nung na-acquire nila ay doon nila i-backdoor list ang dito CME Holdings Corporation. Kaya bumaba ang price niya dahil hindi na-meet yung expectation ng mga unang investor na bumili. Kaya all the way to 1 pesos na ulit, nakaka-recover na ulit. So next is ang isa pa sa dapat nating tandaan dito sa company na to. Meron siyang connection, let's say close ties sa current administration dahil isa siya sa campaign funder ng Presidente Duterte. So, maaari nating expect na magkaroon din ng friendly environment habang nananatili ang current administration dahil syempre common sense, pareha silang taga Davao, so tagal na rin may close ties, so it's no-brainer naman na magiging friendly or smooth sailing ang operasyon, ang upcoming na operation nitong dito CME Holdings Corporation. So, ito yung mga pros and cons sa pag-invest o pag-buy ng price, pag-trade nitong dito. Being a startup means huge upside. So, yun ang isang pinaka-takeaway dito na startup company kesa mag-invest ka sa isang huge na like Clue and Smart or PLDT. Mababa ng upside doon. Although, ang panlaban naman nun is dividends. Pero, if you are into active trading, hindi magiging profitable sa iyo yun. So, being a startup means huge upside. Wala namang, mostly ang may malaking capital appreciation or stock price appreciation ay yung mga nagsisimula pa lang dahil hindi naman nag-operate pa ang Nislatel. Franchise lang, valid congressional franchise lang ang hawak niya. So, number two, low free float and low market cap. So, it is a takeaway na rin, ano, for a upside ng price dahil madali lang let's say yung price ay to make it go up
dahil mababa ang float, konti lang ang available sa open market. And yung market cap, now it is napakababa, is 5 billion. So, napakalaking clue na yun. Number 3 na pros niya ay may big time funders with technical expertise led by China Telecom, Dau, Roberto Villampin, and Erico Recto. At iba pa. So, di pa natin alam. May mga foreign buying pa dyan. Di na natin nakikita yon. So, maaaring may mga private placement pa along the way. China Telecom naman ang bahala sa technical side din. So, alam nila yung pagsiset-up kahit say marami tayong islands, expert na dyan ng China. And number 4 is meron ERRD connection. Magiging smooth sailing ang operation. Ang cons naman niya is yung current nating issue is yung virus. So, wala namang na-spare dito. Mostly, tinamaan din. Wala talagang bihira lang ang na-spare dyan. So, factor yan. Meron pang duopoly challenge. So, establisado na yung globe and smart, no? PLDT. So, given that, maraming challenges at malamang naghahanda na ngayon yung dalawa sa competition na darating. At hindi lang yun, if in-float din ng government yung third, fourth, fifth, etc. telco, no? Kung ilan pa yung gustong sumali, mag-invest, no? Mag-put up ng facilities. So, ganun. More competition is equals to kasunod is price war. So, yung profitability questionable din after. Pero before yun, kaya nga tayo bibili habang wala pang technical and commercial operation is para to the ano lang, yung speculation din sa value ng company. Ang isa pang cons niya is yung cybersecurity na nire-raise na ng mga senador, mga congressman, mga politiko ngayon. Well, kahit mabuti o masama ang kanilang intention, di natin alam. Pero valid na reason yan. Dahil sa buong mundo, mayroon ng mga ganyang usap-usapan tungkol sa mga company na involved or connected sa state, sa mainland China. So, yung mga hearing sa Senado na yan, sa Kongreso, ay given yan. So, next na cons niya is si Dau or si Dennis Anthony Uy is known niya na not friendly sa mga small-time stock trader dahil mostly is not all naman ano meron siya mga moves na hindi nagiging maganda ang sitwasyon para sa mga small time stock trader. To sum it up now, for a startup company, ito ang aking take dito. Possible ang double-digit price appreciation leading up to technical and commercial operation. So, up to that time, no? And after that, hindi na natin alam. I might be right or wrong, pero base sa experience ko na rin sa ilang years sa stock market since 2009, marami na rin ako nakita ang mga iba-ibang nangyari. So, ang naalala ko dito is yung Double Dragon, which is led by a relatively young din na tycoon na si Ingyap Sia.
na capital intensive, malaking capital din yung kinakailangan sa real estate at pagde-develop ng lupa, high rise. So afternoon, marami siyang ginawang mga fundraising activities. So nag-reflect naman sa stock price yung mga fundraising niya. So if i-review niya lang, so siguro sa mga susunod pakita ko sa inyo yung naging history din ng Double Dragon, kung paano dahil sa isa siyang startup na company, real estate, ay napaka-huge ng upside niya from the IPO. Okay, so kakaroon pa tayo ng mga susunod na coverage dito sa company na ito. Dito, CME Holdings Corporation, PSE, DITO. So, this is, until next time, this is Manila Red Pill, Stock in Focus Edition. Goodbye.